Maganda pong araw, mga haplantito, haplantita. I-flex ko po ngayon ay ang aking collections ng Mother of Million Plants. Yan po ang ilan sa collections ko. Madali lang po siyang buhayin, kaya makakarami kayo kung gusto nyo pong mag-collect ng Mother of Millions. Ito po yung pinakamalaki, yung pong leaves niya. Marami na pong raffles. Yung po ang nagpa-attract sa akin kung bakit ako nag-collect ng Mother of Millions, yung pong raffles sa leaves niya. Yan po yung magpo-fall, then mag-start na po siya sa new plant. Yan po yung maganda sa Mother of Millions. Kaya rin po siguro talagang tinawag siyang Mother of Millions. And that's why I consider it a lucky plant po. And I think it's true. Because kahit po anong gawin nyo, buhay pa rin at buhay pa rin po yung kahit saan po siya mag-fall, kasi walang soil, tubig. Nakaka-survive po ang Mother of Millions. Ito po is nilinisan ko kasi medyo crowded na. Bali, may style din po ako para hindi siya maging tumaas masyado. Pinuputol ko po para maging magmukha pong bonsai. Kasi pag masyado pong mataas, parang hindi na pong magandang tingnan. Yun po yung gusto ko sa Mother of Millions, medyo mababa lang, then puro raffles po yung leaves. Pinuputol ko po para huwag po tumangkad masyado. Ito po yung pinutol ko kasi more than 3 feet na po eh. I-try ko pong issue sa inyo yung pagtatanim, para makakuha rin po kayo ng tips ng style ng pagtatanim. Simple lang po. Yan po yung medyo medium size. Medium size na po yan. Tanim po tayo. Okay na po yan. Established na yan. I-water nyo po or hindi, makaka-survive na po siya. Kahit na po anong klase ng soil, kay garden soil, loam soil, or yung well-draining, makaka-survive po. Hindi po ganun kaselan. As in, hindi po talaga maselan ang Mother of Millions. Maganda na po siya, di po ba? Pero, lagyan po natin ng ano, decor. Mother of Millions, yun lang pong medyo maliit na size. Ganyan lang po kasimple yung pagtatanim niya. Hindi naman po siya kailangan na malalim na malalim kasi kusa naman pong mag-i-establish yung roots niya. Yan po. Isa pa rin pong tips pala, ang Mother of Millions po, kung i-expose natin sa direct sunlight and iwa-water natin everyday, fast growing po siya. As in, talagang lalaki po siya. Pero ako po kasi, I prefer it na medyo maliit.
So, nasa mga low light areas lang po, and I did not water it every day. Water requirement, hindi naman po siya kailangan diligan palagi kasi like ng mga succulents po, hindi po siya kailangan araw-araw didiligan. Sarap pong magtanim. Stress reliever po talaga. Yan, may bago na po tayong pot para sa Mother of Millions collection. I hope po na-enjoy niyo po yung video namin. Ito po siya. Ang ganda! Have a nice day po. God bless us all. Keep safe always. See you on our next video. Thank you for watching.